Kukuha ba kayo ng COPs o yung tinatawag na Certificate of Proficiency para sa SDSD, BT, or kahit na anong training certificates? Sa video na ito, tuturuan ko kayo paano mag-set ng appointment sa Marina mismo na website gamit yung cellphone nyo lamang. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you're as long as you're dreaming. Good day mga kasisid, so this is Kesid and welcome back to my channel. Kumusta kayo guys? And problemado ba sa Marina mismo or sa mga pagpapa-COP nyo? Sa bago pa sa channel ko, please don't forget to subscribe to Kesid para sa maraming tips, tutorials, hacks, interviews, and how-to videos. Mga kasisid, so medyo natagalan tayo mag-release ng panibagong vlog kasi struggle sa akin yung boses kasi may sipon at saka ubo ako at saka mahirap mag-vlog pag ganito yung boses. Pero ganun pa man, we're trying our best na matapos tong video na to para magkaroon kayo ng guide paano mag-set ng COP appointments nyo sa mismo. So pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Paano nga ba mag-set ng mga COP appointments nyo sa mismo? Sundan nyo yung guide na nasa gilid ng screen natin. Number one step is kailangan nakalagin tayo sa mismo account natin. So, login natin yung account natin. And once nakalagin tayo, so pupunta tayo sa number two step. Yun yung mag-select tayo ng transaction. So, click select transaction. Sa right side, may makikita kayong certification. So, click nyo yung issue once para sa bagong COP. Mayroon dyang select class. Select nyo yung COP. And then, lalabas dyan kung ano yung mga function na ipapa-COP nyo. Select nyo yung COP. Example, pipili tayo ng advanced firefighting yung pinakauna sa list. But actually, meron dyan mga 21 na COPs na available. So, advanced firefighting, pipiliin natin. Kung more than 1 COP yung i-apply nyo, i-click nyo lang yung add certification na nakikita nyo sa screen. Bakit? Para makatipid kayo during payment. So, yun yung mga tipid tips ni Kuya Sid. Once na-select nyo yung ipapa-COP nyo, sa baba, may nakalagay I hereby declare. Check nyo yan. And then, you click proceed. Okay. So, unang lalabas dyan, may nakalagay na for requirements completion. So, check nyo yung dun sa mga requirements dito sa baba. Ito yung mga requirements na kailangan nyo i-upload para ma-complete yung transaction nyo. So, lahat ng mga previously uploaded nyo ng mga documentary requirements ay automatic naka-color green yun. And mga kasisi, dapat lahat ng mga in-upload yung mga documents ay less than 1 MB lang. And once makomplete nyo ng upload yun, naka-green na lahat, that's the time makaproceed kayo and you click submit. Kung approved naman yung application nyo sa online evaluation, makakatanggap rin kayo ng text sa Marina. Kung ma-approve yung application nyo sa Marina, makakatanggap kayo ng ganitong text. So ito, ngayon, ilagin nyo sa account nyo. Tapos, puntahan nyo yung application nyo, i-check nyo, kasi nandun na nakalagay for appointment. So, i-click nyo lang yung for appointment, and then, you select the branch kung saan kayo mag-select ng appointment nyo, and yung date na pipiliin nyo. So, pag nakapili, mayroon nakalagay dyan, you have selected. So, ito yung napili nyong oras, and then you just click proceed. So, ito na, and you just click proceed. So, pag nag-proceed na kayo, yan, may nakalagay, appointment set successfully. So, then you proceed to payment. So, sa payment, nakalagay dito yung listahan ng mga authorized partners nila. LBC, ganyan, 7-Eleven, and then you click proceed, and you confirm. So, pag nag-confirm na yon, magte-text uli si Marina sa'yo. So, magte-text sila ng code. So, ito din yung code na te-text nila sa inyo. And ito din yung ipapakita nyo kung saan ka pwedeng magbayad. Okay mga kasisid, so once nabayaran nyo na sa authorized payment center ng Marina, pumunta na kayo sa Marina branch dun sa araw na nakalagay sa appointment nyo and dalhin nyo lahat ng mga original documents nyo for final evaluation and release ng COP same day. So mga kasisid, so finally natapos natin yung vlog natin on how to set your COP appointment. So please spread the good news, subscribe kayo kay Kuya Sid, and please watch all my videos. Salamat sa panonood nyo and God bless sa ating lahat. See you in my next vlog. Bye-bye. God bless. Again, this is Kuya Sid, and for more maritime tips, tutorials, hacks, interviews, and how-to videos, please watch all my previous vlogs na nasa taas and all the playlists na nasa baba. And also, please don't forget to subscribe dito sa subscription down below. Yung link na to, please click it here and continue to support all my vlogs and videos. Thank you so much for watching. God bless us all. See you on my next vlog.